O nanay ko, ano na, 100 years old na. Paano ko ba ito? Gaano ko ba katagal yung proseso? Kasi baka hindi niya naabutin. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Mga centenarian ba na nakatanggap ng 100,000? Buhay pa ba sila nung tinanggap nila ito? What I mean to say is, gaano katagal yung proseso nung pagtanggap nila nung 100,000? Paano medical? Thank you, Your Honor. Under the guidelines, we disburse the grant to both living and the heirs of the centenarian. Oh, excuse me, Mr. Chair, follow up. I want to, how long the application? For example, kasi ang dami nagtatanong sa amin ng mga senior citizen, o nanay ko, ano na, 100 years old na. Paano ko ba ito? Gaano ko ba katagal yung proseso? Kasi baka hindi niya naabutin. For the specific procedure on how to avail of it, we can provide the committee, but basically we do it through our field offices, the intake of the number of centenarians, and the payment also is done by our field offices. So the guidelines provide that the payment should be done within the year they are appropriated, the funds are appropriated. So It's usually after the fact, after the occurrence of the birthday, 100th birthday. Yes, oh, but I want to know, will it take how long? Is it 1 month, 2 months, 3 months after the 100 year or centenarian year of a senior citizen? According to our implementers, Your Honor, it's assuming all the requirements, documentary requirements are complete. It's usually 1 month or so after the reaching 100 years old. Mr. Chair, last follow up. Yung for example, a senior citizen reached 100 years old, nag-apply, kailangan mag-apply siya. Tapos pag-apply niya, tumagal ng 3 months, hindi pa na-release, bigla siyang kinuha ni Lord. So okay pa rin yung 100,000 na mapupunta sa heirs yan. Yes ma'am, assuming na the application was filed with us, yes. It's a benefit provided to the centenarian and or the heirs. Eh, how about for example na 100 years old siya, for example January 13, 100 years old siya. Biglang kinuha siya ni Lord ng January 16. Pero na-reach niya yung 100 years old, qualified pa ba siya to get the 100,000? Yeah, under the guidelines, ma'am, yes. Thank you. Congressman Ordanez? Oh, yeah. I remember during our... are you done? Okay. I remember during our budget hearing last year, no? Bakit mayroong mga unfunded na centenarian? I remember mga 700 plus yan na ipinapakiusap natin sa TBM na kung maaari ay mapondohan. Your Honor, your information is correct that during the preparation of the budget, there are waitlisted centenarians, but according to our data, they were served. The targets were corrected and they were served. Nabayaran na lahat. Opo sir, wala na po. Kasi that was during the time of Secretary Tulfo. Yes sir. Na pinapakiusap niya na mapondohan na itong mga
centenarya na karamihan. Kami kasi sabi nga ni Kong Maribik, kinuha na ni Lord. Opo, naayos na po yung physical targets on the centenarians. In fact, for the 2024 budget, we requested for the decrease of the physical targets because to address the discrepancy in the number. So wala na unfunded. Wala na po sa ngayon, wala na po sa ngayon. May okasyon ba na nagbigay kayo sa patay na? The heirs po, sir, chair, allowed rin po under the guidelines for so the heirs. Ilan yung binigay nyo na sa heirs? I have no specific number, but we can provide the committee, Your Honor. Estimate. Ibig sabihin ng heirs, patay na yung centenarian? Roughly, Your Honor, I was told by the technical staff that it's about 20%. Oh, so 20% already dead. So that's 2,700, so 540 were already dead. Anyway, continue. Mr. Chair, if I... Yes. I just want to follow up. Yung bang abot ka na ng 100, mag-a-apply, sinong persons yung bang centenarians mag-apply in order for you to get the 100,000? Or is it the work of the OSCA? Procedurally, Your Honor, it's in collaboration with the OSCA and with our field offices in 16 regions. Who's going to direct, with the permission of the chair, who's going to direct the OSCA? Kayo? The office ninyo? Kasi, with all due respect naman, there are centenarians who are living in the rural areas na medyo malayo sa communication, malayo sa mga, you know, and they don't have any idea regarding this. So, I would suggest that your office, in coordination with the OSCA, be directed to prepare the necessary papers para pagdating doon, prepare man na lang yung taga, yung mga centenarians, if that would be possible, Mr. Chair. That is noted, Your Honor, and we will do that. Can you provide us with data on the number of senior citizens who were granted the 100,000 cash gift for centenarians under Republic Act 1068? Your Honor, thank you. That's the implementation of the centenarian law under the DSWD. For 2023, the DSWD has served 2,223 individuals, amounting to 100,000 each plus the admin cost, so that's the basically it's 90% of the budget utilization, Your Honor. If sa tingin mo natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o
kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!